Humupa na ang tensyon sa Mamasapano sa Maguindanao matapos magkasundo sa isang tigil putukan ang mga sangkot sa madugong engkwentro. Bumuo naman ang Board of Inquiry ang PNP para imbestigahan ang operasyon na ikinamatay ng mahigit 40 mga pulis. Live mula sa Cotabato City, my report, si Chino Gaston. Chino? Jessica, nagluluksa ang PNP Maguindanao at maging ang buong Philippine National Police at ang mga kaanak ng mga pulis na napatay sa isang tinatawag na law enforcement operation laban sa ilang high-value targets sa isang liblib na barangay sa bayan ng Mamasapano sa Maguindanao. Hindi napigil ang maging emosyonal ni Beverly Villanueva, isa ang kanyang kapatid na si PO3 Verhel Villanueva, sa 43 miyembro ng PNP Special Action Force na namatay sa madugong engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao, madaling araw kahapon. Minsan, pets, alam mo nang kasali siya, pero talaga sa mga imo, nasa hindi siya kasali. Pero ako din doon, alam mo daw talaga. Puno naman ang hinanakit si Ray Ann Pabalinas sa sinapit ng kanyang kapatid na si Senior Inspector Ryan Pabalinas. Sakit yung hinanakit mo sa government. Anong doon kayo magkaya sila mag-respond? At ang ginapalabas nila na balita na wala nag-coordinate ang SAP. Ang SAP yung mga tanga para magtudira. Wala lang sila gihimantain. Ang ama ni Pabalinas, na isang retiradong pulis, tanggap ang nangyari sa anak. Siyempre, serbisyo, natawag ang serbisyo, wala tayong magawa. So, sa atin lang, di, mula noon, parang nasa serbisyo pa tayo. Umpisa na yung gulo hanggang nag-retired na tayo. So, ganun pa rin. So, wala na tayong magawa dyan. Isa-isang ibinaba sa kampo ng militar sa Cotabato City ang mga nasawi. Nag-alay ng isang minutong katahimikan ang matataas na opisyal ng gobyerno, PNP at AFP. The single largest loss of life in recent memory, contemporary history sa ating security forces. Paniwala ng PNP, napatay sa operasyon si Zulkifli Bin Hir alias Marwan, ang itinuturong miyembro ng Jemaah Islamiyah at isa sa mga most wanted terrorist ng FBI ng Amerika. Yung proseso ng DNA, no? And this will put a dot on that, you know? Mahirap kasi kung hindi kompleto ating examination. Matatandaang noong 2012, ibinalita ng mga otoridad na napatay sa isang operasyon sa Sulu si Marwan, pero kalaunay napatunayang hindi ito totoo. 5 milyong dolyar ang patong sa ulo ni Marwan mula sa gobyerno ng Amerika. Tanong tuloy ng media kung posibleng isa ito sa dahilan kung bakit naglunsad ng operasyon ang PNP SAF. It could very well be. It could very well be. I do not discount it. But that is why we were forming a board of inquiry. Sa ngayon, hindi pa masagot ng PNP kung nagkaroon ba ng koordinasyon ng SAF sa MILF bago pumasok sa teritoryo ng MILF. Sa ilalim kasi ng ceasefire agreement ng MILF at gobyerno, kailangan ng koordinasyon bago maglunsad ng operasyon. Bumuo na ng Board of Inquiry para imbestigahan ang engkwentro. Tumanggi munang magkomento ang Malacañang kaugnay sa madugong engkwentro sa Maguindanao habang iniimbestigahan pa ito. Pero patuloy raw na isusulong ng gobyerno ang peace process sa MILF at pagpasa ng Bangsamoro Basic Law. Ang pananaw ng pamahalaan ay hindi nagbabago. Mahalaga ang peace process sa Mindanao, mahalaga ang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law. Marami man ang nalaga sa panig ng gobyerno, walang ikinakasang pursuit operations ang PNP. Stay care of our men. Kunin ko muna lahat ng mga tao ko, no? Engkwentro na marami lang lagas eh. I don't want any more casualties. Naka-half-mast na ang mga watawat ng Pilipinas sa PNP Maguindanao Headquarters at sa Camp Crame bilang pagkilala sa mga nasawi. Ah!
Ma'am Jess, alam mo, madami pang tanong tungkol dito sa insidente ang dapat masagot. At habang gumugulo ng investigasyon, inaabangan natin dahil marami pang mga katanungan na hanggang ngayon, no, medyo magulo pa yung mga details. No? Kasi mismo yung mga sundalo na nakadestino doon sa Mama Sapano, na nakikipag-coordinate at counterpart ng MILF, ngayong meron tayong peace agreement, ay nagsasabi talaga na wala silang kamalay-malay na magkakaroon ng operation ang ating gobyerno doon sa kanilang area of operations. At nung nagkaputukan na nga daw at naririnig nila na sunod-sunod yung putok noong Linggo, ay hindi naman daw sila makasaklolo dahil alinsunod nga sa peace agreement, bago sila kumilos, yung militar, kung sumaklolo man sila o kikilos, magpapagalaw ng kanilang mga tropa, ay kailangan ng coordination dito sa kanilang mga MILF counterparts at maging sa CCCH. Ma'am Jess. Mm-hmm. Pero Chino, ikaw na rin yung gumamit dun sa term, no, na high value targets itong sila Marwan. Ibig sabihin yan, medyo matataas din na opisyal ang nakakaalam dapat dyan sa operasyon considering yung stature nitong hinahabol nilang foreign terrorist, di ba? How high up there ang nakaalam nitong operasyon na ito? Did the General Espina mention during their press conference kung alam niya itong operasyon na isasagawa considering na ang isasabak nila ay yung pinaka-elite force ng PNP, PNP SAF at seaborne pa itong mga to? Yes. Yes. Ma'am Jess, alam mo, I wasn't there dun sa press conference na ginawa dito sa Cotabato City. Pero ang isang source natin sa PNP Maguindanao ang nagsabi na ang utos talaga ay nagmula sa national level. So ibig sabihin, PNP headquarters at sa national level, kung sino man yung mga opisyal above the PNP, ang nag-give ng, o nagbigay nitong go-ahead para i-conduct nga yung operations. Dahil matatandaan natin, hindi lang naman yung $5 million kung iisipin natin na pagkaka-interesan ng ilang mga pulis, no, na pupuntahan nila si Marwan at kukunin ang itong mga high-value targets. Ay dapat din natin tandaan na si Marwan ay suspect din sa napakarami ng mga series of bombings. At sinasabi na nga, ito na nga yung master bomb maker na nagtuturo dito sa mga lawless elements dito sa Central Mindanao at maging doon further down south ng dyan sa Basilan at sa Hulo. Kung kaya't hindi lamang yung pinag-uusapan dito yung reward money, pero yung national security issue na rin at threat siya talaga sa ating bansa. Kung kaya't sinasabi nga nitong source sa atin, ay imposible naman na pagka-interesan lang ng somebody or one official sa region or even higher up sa kanya, hindi sa national level, para mag-decide ng ganito kalakas na operasyon, mag-bit-bit ng ganito kadaming puwersa ng pinaka-elite na puwersa ng Philippine National Police at maaaring malagay pa sa alanganin itong pinag-iingat-ingatan at binabandera ng peace process ng Administrasyong Aquino. At sa pagkakaalam natin, Chinog, no, Chino, at sa pagkakaalam natin at batay na rin sa mga nakikita nating operasyon ng PNP SAF, pagka-urban warfare, eh hindi ba yan ang inaasahan yung PNP SAF nung nagkaroon ng problema sa Quirino Grandstand nung minang hostage ng bus? SAF yung nag-operate nun eh. Urban warfare ang alam kong specialty nitong mga to. Bakit sila pinadala sa isang liblib na lugar, yes, katulad ng Mama Sapano sa Maguindanao na ino-operate na ng napakaraming military units? And ang I understand na even the military did not know na merong isasagawang operasyon itong PNP. Para bang the left hand does not know what the right hand is going to do. Parang ganon. Right. Mm-hmm. Yes. Tama ka dyan, Ma'am Jess. Pero alam mo yung PNP SAF, very thorough rin naman yung training nito. At sinabi, seaborne, so it implies na pwede sila sa dagat at pwede rin sila sa lupa. At ang training ng SAF ay bukod doon sa urban warfare, kasi sila talaga inaasahan natin because obviously yung military naman, hindi naman pumapasok sa mga cities natin. At pag nagkaroon naman tayo ng emergency dito, gaya nung sa nangyari sa Zamboanga, bagamat ang forefront doon ay military pa rin ang nag-ooperate, ay marami sa puwersa ng SAF ang dineploy doon at nagsilbing barrier, no, or parang blocking force. So, ito naman sila ay yung mga namatay nating mga kapulisan dyan sa Mama Sapano ay equipped na rin naman ito. Meron training at bukod sa kanilang high-powered at very sophisticated equipment,
ay alam rin naman nila yung tinatawag na operation dito sa mga open areas at laban sa mga insurgents, no? Lalo na dito sa mga medyo rough terrain. Ang naging disadvantage daw talaga nito, ayon na rin sa mga military na mismo na umiikot dito sa lugar, ay yung advantage ng kalaban sa terrain. We have to understand na ang pagkaka-explain sa atin ay hindi naman talaga based sa Maguindanao itong karamihan ng mga miyembro ng SAF na pumasok dito. Kung kaya't naipasok nga nila yung lugar at sa ating pagkakaintindi, para wag naman siguro mawala itong accomplishment kung meron man silang nagawa, no? Yung pagbuwis nila at sakripisyo na ginawa para sa ating bayan, ay nakamit naman daw nila talaga yung objective. Nakuha nila yung suspect na sinasabi si Marwan at nakakuha ng DNA sample, na picturean pa di umano, at ngayon bine-verify kung nakuha nga itong isa sa mga most wanted terrorists sa buong mundo. Mm-hmm. Interesting din yung binanggit ni Chief Negotiator for the MILF, Muammar Iqbal, no? Chino, dun sa interview, dun sa report ni Sandra bago umeri itong report mo, sinabi, ang problema kasi may mga magkakamag-anak sa pagitan ng MILF at BIFF. At alam na rin natin yan from past encounters na minsan yung MNLF may kamag-anak na MILF, may kamag-anak na kung ano-ano pang mga rebelding o teroristang mga grupo. How does this come into play dito sa nangyari ngayon, Chino? Just yung isa nga siguro dito sa pwede nating itanong, no, sa MILF. I think tinatanong na rin ito ng ating mga authorities dyan sa GRP, sa Peace Panel, ay where was the restraint in all of this, no? Alam naman natin, nakikipag-usap ang gobyerno, may agreement na nga with the MILF, and we very well know, I'm sure, pagpasok ng mga ating mga operatibang pulis, ay nakita rin naman nito nung, let's say, MILF, na these are persons of authority, government, na meron kang peace agreement with. Yung mis-encounter kasi ay parang sa experience natin, pabot sa 10, sa 5, nagkaputukan dahil for miscommunication or not following instructions. Ito, almost 50 yung namatay. So ang tanong dito siguro ay, where was the restraint? And back to your question naman kung how this comes into play yung kamag-anak system. Alam mo, decades na ang paghahabol dito sa, umabot na ng dekada yung paghahabol dito sa dalawang sinasabing foreign nationals na master bomb makers na kinukup-kup umano nitong mga lawless elements dito. So ang problema daw kasi ay pag let's say BIFF na may kamag-anak ng MILF, kung let's say ang BIFF or other lawless groups na may kaugnayan pa rin o may mga kamag-anak sa MILF, ang kumukup-kup nitong dalawang terorista, ay ang ginagawa naman daw nito, pag hinahabol na sila, ay pupunta sila doon sa teritoryo ng MILF at very well, papayagan naman sila kasi magkamag-anak sila at magtatago doon within the territory na recognize naman ng gobyerno. So ang question dyan, hanggang kailan daw papayagan ng gobyerno na ganito na lang yung sistema? Alam naman na nandyan yung mga high value targets, pero kapag hinahabol, magtatago na sa likod. So alam mo yung source natin dito sa PNP Maguindanao, nagsabi, one of the main reasons na bakit siguro kung wala man talagang totoong coordination ay para hindi i-telegraph yung move. At nung nakakuha na sila ng A1 information na nandun na yung sinasabing target nila, ay inoperate na nila regardless of the consequences, although this has yet to be verified. But kung titingnan mo, it stands to reason kasi yun na nga, dekada na yung sistema na ganito, magtatago lang doon sa likod ng mga puwersa ng MILF na re-recognize ng gobyerno, tapos hindi na talaga mahabol. At kapag nabangga naman, at syempre mababangga kapag buong puwersa na ng let's say militar o ng SAF in this case ang pumasok, makakabangga, makaka-encuentro niya talaga itong mga legitimate forces ng MILF. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Chino Gaston.